lahat. Ngayon ay i-assemble ko na o ipoposition ko ang chamber ng aking used oil stove na walang nozzle. Ito ay version 3 ng aking used oil stove na walang nozzle. Ibig sabihin, wala kang makikita sa loob. Malinis yan. Walang nozzle yan. Ayan. Okay, so ipoposition ko to ngayon dun sa kanyang pinaka base. Okay, by the way, kinuha ko na yung nivellation na gusto ko ng langis sa kanya. So, yan ang kanyang level ng langis na gusto ko. Ayan. Ito ang magiging reference ko para pagka in-assemble ko sa base, makukuha ko yung pantay na nivellation ng ating chamber, pati yung sa pinaka-salo ng ating daanan ng used oil. So, kinuha ko muna yung kanyang pinaka lalim na gusto ko. Hindi naman na, ito yung pinaka lalim pala ng pinaka base kasi dalawa yung chamber natin. So, ayan, isang chamber. Tapos, ayun, makikita nyo, nasa loob yung isang chamber. Okay, so yung pinaka chamber, ito. Ngayon, ang gusto kong nivellasyon nito sa langis, aangat pa rito ng mga, so yun ang gusto kong pinaka level ng langis na i-feed sa kanya. Kung napanood nyo yung dalawang version ko, yung isa maliit, yung isa malaki, ito na ngayon ang pinaka-medium size. Ito ang medium size ng aking burner na walang nozzle. Okay, so hindi ko pa ito natetesting. Ngayon pa lang talaga. Pagka na-assemble ko na, pagka na-ipwesto ko na. So samahan nyo akong i-assemble ito. Ilalagay ko to sa kanyang pinaka-base. Pati yung kanyang base, hindi ko na rin nakita kasi masyadong common. Halos pare-parehas lang kasi ang base na ginagawa ko. So, ito yun. Dito ko siya ilalagay. So, mapapansin nyo, may mga guhit yan. Yan. Okay, so nilagay ko na yung square bar. So, ito yung unang marka na yan. Dito ko ipapatong yung pinaka... yan yung pinaka-level ng ating langis mula dun sa chamber. Then, yung gusto kong feed, ang ipapakain ko sa kanya ay hanggang dyan lang sa taas. Pangalawang guhit na yan sa taas. Ganyang kataas ang gusto kong dumaloy sa kanyang chamber. So, meron na tayong reference. Kaya pag naikabit na, pagkakabit natin ng lagayan ng langis o daanan ng langis, dito tayo mag... ito yung pinaka-reference kasi dito natin banda ikakabit yung pinaka-salo. So, samahan niyo ako kung paano ko to ginagawa. Okay, so... tara, subukan na natin i-assemble ito. Okay, so kumuha muna ako ng pinaka-plat na kahoy para pinaka para may position na maayos yung ating top portion. Okay, so samahan niyo ako at i-assemble natin ito. Tatanggalin ko muna tong ring. Then ipoposition ko na ito. Itong part na to, ito yung daanan ng pinakalangis. So dapat inaka-align siya papunta rito. Tapos sa pagkuha ng sentro nito, ting-ting lang ginagamit ko. Kinakailang pare-parehas yung distansya ng bawat kanto. Bawat sulok. Okay, so itong reference na una ko. Titingnan natin kung pare-parehas ang distansya sa apat na sulok dito. Okay, konting adjustment lang papunta rito sa kanan. Para mabilis, dalawang side lang muna kukunin nyo, dito at saka dito. Okay, kuha na natin yung distansya ng kanan. Then dito naman sa may harapan at saka sa likod.
Okay? Pare-parehas na ang distansya ng bawat sides dito sa dalawang ito, pati dito sa harapan. Ngayon, kukuha muna tayo ng mga temporary bar para may position lang ito. Temporary lang muna. Temporary brace. Okay, so ito yung mga temporary braces ko. Pulwilda natin yung ating temporary brace. So, naka-position na siya ngayon. Ayan. Pwede na tayo ngayon kumilos para sa paglalagay ng kanyang used oil. So, pwede na tayo magkabit ng tubo rito papunta ron. Makukuha na natin yung libelasyon kung paano natin na ikakabit yung pinaka daanan ng dalis. Okay, so may reference na tayo rito. Ito na yung magiging pinaka-level ng ating pinaka-chamber. So, ipapatong natin to rito. Then, saka tayo magkukuha ng reference doon sa ating chamber. Kung paanong puto lang gagawin natin. Okay, so, ganyan ang mangyayari dyan. So, susukatin natin maigi para makita natin kung saan tayo magpuputol. Kinakailangan maayos yung ating pagkaka-layout para walang singaw. Okay, so nakapag-layout na tayo. Nakuha ko na yung tamang inclination o tamang degrees. So ito ngayon ang ating tatabasin. Labo. Ayan. Ayan ang putol. Ganon din sa kabila. Ayusin din natin yung kanyang pinaka pagpuputol. Kasi hindi pa final yun. Pabawasan rin natin yun. Okay. Double check natin kung tama yung ating ginawa. Kung tama yung references. Okay, parang okay na. Okay, so puputulin ko ito rito. Tatabasin ito rito. Pag ganito. Tsaka ito. Ayan, tatanggalin.
by cutting this lang ipang kukulong. Okay, so naputo na natin yung ating tubo. I-double check natin kung tama yung kanyang pagpuputol. Mamaya yung pagkakaputol natin. Okay, so okay naman yung putol. Ito naman itong tubo naman na to ang ating babawasan. Ito naman ang tatapyasan. So, natapisan natin. Ayan. Tingnan natin kung exacto lang. Okay, so medyo kapos ang kaunti. Medyo babawasan ko pa ng kaunti ito. Ayan, lapat na siya. Eksakto na yung lapat na to. Okay, so pwede na natin itong i-pull wheel. Okay, so kukunin muna natin yung center dito sa ating paglalagyan para naka-align siya. Para mabilis, ting-ting lang ang ginagamit ko. Tinitignan ko lang yung distansya ng bawat kabilaan. Yan, ganyan kukunin lang dito, kabilaan. Tapos ting-ting uli sa kabila, then sukat ulit. Walang sablay yan. Sigurado kuha ka agad ang gitna. Mabilis na kuha na yan. So, kuha na natin yung sentro. So, yan, ito na yung pinaka-sentro niya. Yan, yung may tatlong. Yung pangatlo, nasa gitna ng butas. Aguhin. So pwede na nating i-welding yung ating pinakadaanan ng langis. Para sentrong-sentro sa gitna.
Okay, so ispat na rin natin para nakapix siya. Ibig sabihin, hindi siya gagalaw-galaw. Okay, so nakaposition na yung ating kwan. Yung ating daanan ng langis. Dito na ako maglalagay ng salo. Puputulin ko pa rin ito rito para lagayan ng kanyang salo. Para pag naglagay tayo rito ng pinakasalo, hindi masyadong mahaba. Next! Hindi, ipuluwil muna natin ito bago natin ikabit yung daanan ng hangin para walang sagabal, para mas madali yung kinos. Okay, so ipuluwil ko na itong daanan ng langis. Siguraduhin natin na walang tagas. Para sigurado, dalawang pasada ang ginagawa ko nito. Dalawang patong. Pero itong pangalawang patong, medyo mas mabilis, mas matagal ang pagbabad ko. Hindi tulad ng una na padampi-dampi lang. Ito, medyo talagang pinapunaw ko. Okay, sa side na to, sigurado na ako. Sa kapilang side naman ang siguraduhin. Okay, so nakapulwil na yung daanan natin ng used oil. Sigurado na ako dyan, maski hindi na elektrisyan, kabisado ka welding ko. Okay, then next, etong excess na to, tatanggalin ko to. Maglalagay lang ako ng konting allowance para sa daanan ng, sa lagayan ng salo. Okay, so na-position na natin, naputol na natin ang ating daanan na langis. Yan, dyan na ngayon dadaan ang ating pinakalangis. Next, yung daanan naman ng hangin ang ating ilalagay ngayon dito. Ito yon yung kanyang daanan ng hangin. Okay, so 3/4 na tubo ang pinakadaanan ng hangin ko rito. Kaya lang meron ako rito ng pinaka-ring kasi malaki ang aking butas na ginawa. So para mas mabilis, ganito lang ang gagawin ko.
Okay, check ko yung alignment. Okay, so ipupulubil ko na ito. Pero babawasan pa natin ito. Okay, so naipuluwid na natin itong daanan ng hangin. Ayan, naipuluwid na siya. Ngayon naman, magle-layout tayo ng kanyang pwesto. Okay, so temporary, puputulin na muna natin ito rito. Basta hindi lang siya sumayang sa ating kwan, sa ating pinakapa. So kukunin ko yung reference ng pinakapaan natin. So, mag-a-adjust ako ng mga 1/2 siguro. Yan, nakaganyan siya. Pero magtitikwas pa rin tayo rito. Check natin yung alignment. Nakalampantay sila. Okay. Thank you.
Okay, so dapat medyo nakatikwas yung ating daanan ng hangin para hindi siya papasukan ng kwan. Just in case mag-overflow, safe yung ating blower. Okay, isang kalain na. So, ito na. Dito na yung ating blower. Hindi na ako maglalagay ng horizontal. Pwede naman po kasi ang blower. Pwede namang baliktarin. Nakatikwas. Kaya okay na itong setting na ito. Pupulwild ko na lang. Okay, naipulwil na natin yung ating daanan ng hangin. So, yan. Okay, so, pabawasan natin ito kasi masyado mahaba. Medyo lalayo lang tayo sa pinakasalo para maiwasan yung pagpatak ng langis. So, dito ako magbabawas sa lugar na ito. Ang salo ko kasi, nasa 2 inches ang lapad nung, kaya lalayo ako rito ng 2 inches. Okay, so dito ako magpuputol. Okay, tetestingin natin kung eksakto lang yung position ng blower. Okay, so ito yung magiging position ng blower niya. Pwede naman siya nakaganon. No, tamang-tama lang ang ating clearance. Ayan. May alawas pa sa ilalim. Or pwede namang nakatayo yung ating blower. Ayan, nakaganyan. Kaya ayos lang. Pwede na yan. Hindi na sayat sa flooring. So, mamili kayo kung nakaganyan o nakaganyan ang ating blower. Pwede pa nating i-adjust ang counter rito. Kasi dito pa naman ang pinakadelikadong portion. So, kung yan ang pinakadeligadong portion para hindi mapataka ng mantika, masyado kayo nahabaan, pwede pang putulan to rito. Okay, pwede pa hanggang ganitong haba para hindi masyadong mahaba yung kwan. Puputulan ko na para mas maganda tignan. Kasi dito yung salo, sa lugar na to, ang iniingatan lang naman natin itong lugar na to na huwag matapunan ng mantika itong lugar na to. Okay, so babawasan ko na ito rito para hindi siya tumaba. Pipipiin lang natin yung portion na may ribaba para maganda yung pagkasalpag natin sa blower. Yan. Yan, tamang-tama lang yan.
space saver. Pwede na kaganyan ng blower, pwede na kaganon. Hindi may alawas pa sa ilalim. Ayan. Okay, so ito na yung pinaka-setup niya. Ito ang version 3 ng aking used oil galan na walang nozzle. Ayan. So, ang kulang lang dito, ipa-fire test ko ito. Bago ko ilagay yung kanyang, bago ko i-fix. Hindi pa ito nakakakuha na. Temporary braces pa lang itong mga ito. Kasi ang plano ko rito, di tornilyo din ito, na tatanggal, detachable din, para hindi siya misa sa gabal kapag maglilinis. Pwede natin baklasin itong buong chamber kasama yung ating daanan ng hangin at saka daanan ng langis. So, ito na ang kanyang setup. Pwede na mag-fire test dito bago ko pag-i-final yung lalagay ng lagayan ng tornilyo rito. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Nakita niyo kung paano ako mag-set up ng ganitong klaseng mga kalan. Okay, so i-recap natin. Bago natin siya i-position, kunin yung pinaka-sentro. Ting-ting lang ang ginagamit ko para mailagay natin siya sa tamang position. Then, kukunin yung libilasyon ng ating langis. Isasabay na ipapantay na rin natin yung libilasyon ng ating langis sa ating pinaka-kwan. Base. Halimbawa, ito yung kanyang base. Yung libilasyon ng langis na yan, yun ang pantay rito sa ating chamber. Kaya may reference na tayo kapag maggagawa tayo ng lagayan ng langis, doon pa lang sa salo, makikita na natin kung gaano karami yung papasok doon sa ating chamber. Pati kung maggagawa tayo ng oil level regulator or automatic oil level regulator, doon na lang tayo titingin sa ating pinakasalo. Kasi may reference na tayo kung gaano karami ang pumapasok na langis papunta sa ating chamber. Okay, so mas maganda yung ina-actual na mismo para ina-actual sa base para alam natin yung paglalagay ng mga daanan ng hangin at saka daanan ng langis para kukunti na lang ang error. Kasi pagka premature nating ilalagay, pagka kinasa natin sa ating lalagyan o sa ating base, minsan hindi nagtutugma. Kaya para mas maganda, pag nakakabit na, nakapwesto na yung ating chamber, doon na natin ikabit yung position ng tubo ng daanan ng hangin at saka daanan ng langis. Okay, so sana may natutunan kayo sa aking mga gawa rito. Maraming salamat sa mga bagong subscribers at saka sa mga tumatangkilik sa aking channel. So, until then. Siya nga pala, panoorin niyo yung fire performance nito sa isang channel ko. Baka doon ko i-fire test sa Balkan Areas. Okay, so dalawa kasi yung aking channel. Isang Sarkan Moves at saka isang Balkan Areas. Baka doon ko ipalabas ang pag-fire test nito. So, until din ulit.